pisikalan sa pagitan ni The Beast at Cliff Hodge, may na-eject pa mga idol. Game 2 Magnolia Hotshots versus Meralco Bolts, 1-0 ang serye pabor sa pambansang manok. Simulan natin kaagad mga idol sa first quarter. Literal na low scoring game ang nangyari. Opening quarter tied at 13. Sandamakmak na mintes ng magkabilang team. Meron pang ang sequence mga idol na 4 minutes na walang naitalang puntos ang Bolts at Hotshots. Second quarter, gumanda ang scoring, gumawa ng 17 points si Polly sa first half. Pasok ang 4 sa 6 na 3-point attempts ng Angas ng Tundo. Si Calvin the Beast Abueva naman mga idol makailang beses na bumagsak at pinapain ng sarili para lamang matawagan ng offensive foul ang Meralco Bolts. Though 1 out of 7 from the field si the Beast, pero 5 fouls naman ang nabingwit nito sa kalaban. Para sa Bolts, maliksi ang leading scorer nila with 7 points. End of first half, 38-36, Magnolia up by 2 points. Third quarter mga idol, natawagan ng flagrant foul 1 si Calvin Abueva. Nagkapisikalan kasi sila ni Cliff Hodge. Yun nga lang, ibang parte ng katawan ang tinamaan ng paa ni The Beast. Kaya ayon, kinailangan niyang umupo ng 3 minuto sa bench ng Hotshots. Isang masamang balita naman para sa Meralco fans. Mukhang masama ang pagkakabagsak ni Raymond Almazan. Sprained ankle at kinailangang buhatin pabalik sa bench. Tiket pa rin ang laban mga idol. Si Polly pa rin ang kumakana sa Hotshots under 2 minutes remaining. Muling nagkapisikalan na naman sa pagitan ni Calvin Abueva at Cliff Hodge. Nasipa naman sa mukha si The Beast malapit sa area ng mata. Dahil sa ginawang to ni Hodge, na-eject siya sa laro matapos makatanggap ng disqualifying foul. End of third period, Magnolia Hotshots with 6-point lead, 64-58. Start of fourth quarter mga idol, 5 straight points for Calvin Abueva. Umabot ng 11 points ang lead ng Hotshots. Hirap na ang Meralco Bolts dahil nawala ang dalawa sa key players nila. Si Polly naman still on fire mga idol, 5 three-pointers na. Wala nang 8 minuto sa final quarter, nagkasagutan naman itong si Pinto at De La Rosa. Hindi nagustuhan ng Meralco guard ang pag-box out ni De La Rosa. Hindi na nagawang mailapit ng Meralco Bolts ang laban sa final quarter at tuluyan ngang nakuha ng Magnolia Hotshots ang panalo, 92-78. Magnolia Hotshots lead the series 2-0. Para sa Meralco, hopefully mga idol, hindi seryoso yung injury ni Almazan. Nagtala ito ng 6 points, 3 rebounds sa loob ng 17 minutes. Leading scorer nila, si Chris Newsom, 18 points at Pinto, 12 points. Para naman sa Magnolia Hotshots, Paul Lee, 28 points, 2 rebounds, 3 assists, 9 out of 18 from the field on 50% shooting at 5 out of 9 beyond the arc. Sinundan ni Ian Sanggalang, 16 points, 10 boards at Calvin the Beast Abueva, 11 points, 11 rebounds, 3 assists on 28% shooting. Late na nang magparamdam sa opensa ng Hotshots si The Beast. Tingin nyo mga idol, masweep nga kaya ng Magnolia Hotshots ang Meralco Bolts? Mag-comment lamang sa ibaba at huwag kalimutang i-like ang video na ito for more PBA updates.